ang dahilan kung bakit ako nababash lately. Tanong ka nga ng tanong eh, paano ko eh, nasasumasagot tuloy ako. Dapat nga, hindi ko sinasagot to eh. Alam ko may ginawa ako. Sa'yo ko ba ginawa? Di ba? Sa'yo, hindi naman sa'yo eh, di ba? Naninigay ka ng premyo to, pero hindi ka nasusustain to. Alam mo, pangit yung sasabihin ko, maano naman to yung... Bobo? Yung minsan yung pag ginanong mo, bobo? Naapektuhan ka dyan? Hindi ko na alam eh. Fake bulaga kayo. Para sa akin, masakit yon yung fake. Pangarap kong maging TBJ. Pagod na po akong mabash, so ginagandahan ko lang. No? Hindi ako naapektuhan, pero para basahin mo yan, galit yan eh. Pwede mo sabihin sa akin na ang bobo mo mag-host, pangit ang boses mo mag-host. Pero para i-wish mo na mamatay ako, para saan? Bakit ka galit sa akin? At sino ang pinagtatanggol mo? At kasama ko ngayon ang dahilan kung bakit ako nababash lately. Dahil sabi na pinagtatanggol ko raw to. Mali na raw siya, pinagtatanggol ko pa. Diyos ko po, hindi niyo po alam kung ano yung pinagdaanan nitong taong to. Kaya saksi po ako. Siyempre, ang tinutukoy ko, ang aking anak-anakan, kumare, kumpare, lahat na, eh, eto na po siya, si Paolo Contis. Yes, Paolo? Hey, Hodge. Wow! Wala, ganito lang po mangyayari dito ngayon. Yung mga harutan lang na ganyan. Finally, napa-unlakan mo ako na... Wow! Sa sobrang busy mo eh. Sa totoo lang, noon pa ako humihirit sa kanya ng one-on-one. Tapos napapanood ko na lang siya sa kung kani-kanina nagpapa-interview. Minsan gusto ko na magtampo. Hindi ka pwede magtampo kasi siyempre, ikaw yung puro off the record. Nainis ako kaya minsan ayoko ng malalimang pag-friendship eh. Yung mga off the record dun sa iba nasasabi. Tapos sila naglalabas, ako hindi. Hindi ko naman sinasadya. Most of the time, ikaw yung nauunang nakakaalam ng mga kwento. Actually, gusto ko naman na if ever sa'yo, kumbaga sa'yo mauna lahat, di ba? Pero siyempre, I mean, alam mo naman ang trabaho natin, may mga kailangan akong paunlakan. Na alam mo naman na mas totoo yung mga alam. Ayun ang sinasabi ko, yung mga ganyan-ganyan. Di ko alam kung matutuwa ako dahil sa akin yung totoo, sa iba showbiz. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, eh, Mara Clara days pala, eh, takot na takot sa akin si Paolo. Ba't ka pala takot sa akin? Gusto mo akong ikis eh. Wow! Di ba? Totoo ba? Oo, di ba yung tumatakbo ko sa nanay ko, tapos, Ma, si OG, di na sinahabol ako. Tapos sabi ni Mama, okay na, magpakis ka na anak. Kaga 9 years old oo, ka pa hindi noon. Naman, hindi, walang ano naman yun. Hindi, diba? Kasi cute na cute ako kay Paolo. Ang ganda-ganda ng mukha, hindi nakakasawa. Ngayon na lang talaga. Nakakasawa na. Ede, pero Mara Clara pa lang. Oo, nakilala diba? Na tayo. Oo. Punta sa Ang TV, tapos Okidok. Dami. Dami. And then eventually, talagang, kailan ba tayo naging pinaka-close? Tabing Ilog? Tabing Ilog days, yung 1999. Yes, yes, oo. Yes. So, ako yung modista ng bayan. Tata? Tata ba pangalan mo doon? Tata ah. Modista? Tata modista ka lang. Ang sakit sa tenga. Gaga. Ako yata si Igme. Igme. Oh, anyway, just 1999, so ilang taon na, no? Diba, natatanda mo sa Tabing Ilog, imbis na magmaneho ka papuntang pagsanghan. Sumasabay ako sumasabay sa kanya. Ka na lang sa akin. So, naging ano talaga, naging close talaga tayo. Sobrang close kami. Kaya naman ako ang binabash nila. Oo naman, at least man lang, take one for the team. Take one for the team. Para naman mabawas-bawasan yung sa akin. Eh, kasi naman ang feeling nila, kinukonsinti kita. Hindi naman, alam nyo, ha? Doon ako ah. Katulad nga ng lagi ko sinasabi, may yung mga bashing para sa akin, eh hindi ako naapektuhan sa mga taong hindi ko kilala, di ba? Ang pinaka naapektuhan ako, eh yun sa mga kakilala ko. So hindi alam ng tao na napagpinagsasabihan mo ako sa mga bagay-bagay. Oh. Ilang beses tayo nag-away ah, di ba? Nagkaroon ng time na ayaw mo na akong kausapin, pero hindi mo rin natiis. Di ba? Totoo. Hindi, kasi may mga ano kami, kagagang ginagawa. Tigilan mo na yan, makakasira sa karir mo yan. Oo, hindi na alam ng tao yon. Kasi tayo, feeling ko, lumaki tayo sa industriya nung wala pang social media na private things were kept private. Di ba? So yung away natin, yung sinanay lolit kapag pinagsasabihan ako, kailangan ko po bang i-post yun? Kailangan ko bang i-post yung mga sinabi mo? Or ikaw, kailangan ko bang i-explain sa mga tao na napagsabihan mo na ako? Siyempre, hindi. Because I think tayo, sa edad natin, after natin mag-usap, and then life goes on. Oo.
And hindi ibig sabihin na pinagtatanggol mo ako, na konsinti mo na ako. Napagsabihan mo na ako noon, napag-usapan na natin kung ano yung mga bagay na, kumbaga, the full truth, ika nga. Oo, pero hindi ako nagkulang sa'yo. Never, na, never. Oo. Kasi yung iba kasi sinasabi, bakit hindi mo yan tinitira? Bakit hinahayaan mong ba't ganyan siya? Saan mo ako titirahin? Sa hindi, ba't daw hindi kita sinisita? Siyempre, may mga kaibigan tayo na hindi mo na kailangan i-broadcast yung pagsasabi mo. Pero alam ni Paolo sa sarili niya, hindi ako nagkulang sa kanya ng mga paalala. Pag tama naman siya, okay yan, Paolo. Pero pag mali, sinasabi ko rin sa kanya. Kaya minsan ayaw niya akong kausap. Totoo. Actually, isa yun sa mga bagay, kaya minsan hindi kita kakausapin agad. Hindi pa ako ready marinig yung tama. Yung tama. Diba, yung tama o yung talak, diba? Kasi alam mo na eh, may mga bagay tayong ginagawa. Or ako, may mga bagay ako nagawa na mali. Alam kong mali, na alam kong pag sinabi ko sa'yo, tatalakan muna ako nito eh. Hindi pa ako ready, diba? Pero alam ko naman na, ano, at the end of the day, pagkatapos ng talak, ang basihan nun eh, friendship, pagmamahal, na alam kong kahit anong mangyari, hindi mo ako itatakwil. Nga. Pero kasi, katulad nga nung lagi ko sinasabi, andito tayo sa digital age na if you do not post, it did not happen. Okay. 'Di ba? 'Yun yung thinking lagi ngayon ng mga tao, 'di ba? Mm-hmm. So kapag merong nangyari sa kaliwa, kailangan sagutin ni kanan, 'di ba? Ngayon kapag may ginagawa si kanan at hindi niya pino-post, hindi 'yun nangyayari. For some reason, feeling ng netizens, I'm trying to be very nice about it. Kumbaga, ayokong pagod na po akong mabash, so ginagandahan ko lang, no. Ano ba? Entitled. They are entitled to know what's happening. Naniniwala ako na sa social media, yung pag-share ng mga artista, privilege yon ng mga tao. Hindi namin yung responsibilidad. Na i-share yun. Na i-share. Pag gusto namin mag-share, why not? Pero pag ayaw namin i-share, it's also our right. But it doesn't mean we're not doing anything right. It doesn't mean wala kaming ginagawa about the issues na alam nyo. Bakit? Para lumaki. At the end of the day, entertainment lang naman yun sa tao. Yeah. Pero bakit mo hinahayaan na mabash ka pero may ginagawa ka naman talaga? Kasi nga, di ba, nakadepende yung mga tao sa sasabihin mo. Nakadepende sila kung may ginagawa ba talaga si Paolo dun sa isang issue o parang binabaliwala ni Paolo kaya nabubuisit yung mga bashers. Pero alam ko naman po na may ginagawa si Paolo. Ayaw lang niya talagang ipagsabi kasi bakit daw kailangan makialam ang publiko sa mga ginagawa niya? Bakit kailangan malaman lahat ng publiko yung ginagawa? Eh, kasi naniniwala ako na una sa lahat, it doesn't just concern me. Maraming taong maapektuhan. Maraming taong maring tamaan. Bakit mo hahayaan yun? And for what? Para ma-appease yung mga tao na wala namang kinalaman sa buhay ko. Katulad yan, yung mga taong may kinalaman sa buhay ko, alam yan. Alam yung mga bagay, yung mga personal na bagay na kailangan, alam na yung mga ginagawa ko on a personal level. Para sa akin, yun lang yung concern ko. Ngayon, kung para lang ma-relax yung bashing sa akin, magpapasikat ako or magpapakitang gilas ako para lang gumaan yung loob sa akin ng tao, and then may mga ibang taong concern na madadamay, nananahimik naman. Bakit pa? I mean, buti sana kung ako lang eh. Pwede ko ipagtanggol sarili ko. Pero maraming factors involved na para sa akin, hindi dapat magulo yung buhay nila. So ako na lang. Ngayon, kung ako na lang, ikaw na rin. Damay ka rin. Kasi nga ayaw pa niya ayaw. Sabi ko, gusto mo sabihin ko ba sa kanila yung ano? Wag na. Wag mo na sabihin. Basta alam ng Diyos kung ano yung ginagawa ko para sa pamilya ko. Para sa mga anak ko. Yung mga yan, mga nababasa lang nila yan. Pero hindi naman nila alam kung ano yung nasa likod niyan eh. So bakit kailangan ko mag-explain sa kanila? Diba sabi mo? Oo. Eh kasi siguro pwede kong sabihin, lalahatin ko na ng lahat ng artista. Ang nakapost sa social media is what? 40% of the truth. Of their daily life, ika nga. Yung 60 na yon, ibigay nyo sa amin yun. Feeling ko pare-pareho, somehow, pare-pareho naman kaming mga ano, na meron kaming tinitira para sa amin. Pero, yun na nga lang, yung mga tao, nakabase dun sa 40% na yon, kung ano yung pinapakita mo. So kapag merong bago silang naririnig na kakaiba or ikasisira mo, parang nawiwindang ba yung social media? Nagiging norm na siya. Yun yung parang ayokong itolerate na feeling ko kahit ano mangyari, hindi ako bibigay sa ganong aspeto. Sa gusto nilang mangyari na dapat nagsasalita ka rin. Siguro darating yung araw na without me talking, may mga bagay-bagay na lalabas. At least lumabas siya ng kusa, hindi ko pinilit.
Na ilabas. Na dahil lang kailangan. Marami. Ilang taon na akong binabash. Medyo ano na rin, ha? Marami na rin. Mahaba-haba. Meron nga ako gusto mabasa. Meron akong bagong, eh. Meron ako kanina, pagising ko. Sinend ko sa group to sa, ano, eh. Sa Itbulaga, eh. Ano, words of encouragement for me today. Yeah. Ina mo, Paolo Contis. Kapal ng mukha mo. Go, isa kang fake. Sana mamatay ka ng hayop ka. Wala akong ibang panalangin kundi malugi at mamatay kang hayop ka. Gag, makapal talaga mukha mo. Dapat umalis kayo dyan sa Bulaga kung gusto nyo mapasaya. Ang taong bayan, hayop ka. Tang, nakakahiya kang ka. Kapal talaga ng mukha mo, hayop ka. Tang, saan galing? Yung galit niya sa akin. Hindi, di ba? I mean, okay sa akin ng constructive criticism. Especially, alam ko yung pinasok na. First, punta lang tayo sa Itbulaga. I accept the criticisms na nakumuha namin. Because, bagito kami. Bagito kaming host. Mahirap talaga yung pinasok namin. Pero, saan galing yun? Naapektuhan ka dyan? Hindi ko na alam, eh. Hindi ako naapektuhan. Pero, para basahin mo yan, galit yan, eh. O feeling mo nagme-message lang kasi kaya nilang mag-message without them having to face the consequences. Bakit? Yan ba yung message na yan? Tinext sa'yo o nabasa mo lang sa comment section? Hindi. Text yan. Minessage sa akin yan. Na hindi mo kilala kung sino. Na hindi ko kilala kung sino. Ay, may pangalan, siyempre. Hindi ko na sabihin kung sino. Kita mo? Kahit nga privacy niya. Pwede ko na sabihin kung sino, eh. Pero kahit privacy niya, di ba, inaalala ko. Pero ang point ko, again, pwede mo sabihin sa akin na ang bobo mo mag-host, pwede. Pangit ang boses mo mag-host. You get my point? Pero para i-wish mo na mamatay ako, para saan? Bakit kagalit sa akin? At sino ang pinagtatanggol mo? Alam mo, kilala mo ako, ang dami kong naging kagalit na tao. But I would never wish. Marami akong pinagdaanan na kagalit ko, talagang nilubog ako, na inaway ako, na siniraan ako. Pero never kong winish na mamatay yung tao, di ba? Kilala mo ako, tahimik lang ako lagi. I never talk back. I never talk shit about anyone. Alam mo yan. Never ako nagsalita ng masama about yan. Umiiyak rin ba? May mga bagay akong iniiyakan, pero siguro yung bashing hindi. Pero I would say na you will never get used to it. Pwede kong sabihin na hindi ako apektado. Pero minsan, masarap din makakita o makadinig ng sumusuporta sa'yo. So hindi ako naapektuhan dun sa bashing. Napapagod ako. Napapagod ako sa kanya. Kasi minsan, ako alam ko sa sarili ko na ginagawa ko naman yung lahat. Ginagawa ko lahat ng kaya ko. Let's face it, oo, marami ako nasaktang mga tao. But who hasn't? Iba yung nasaktan sa sinaktan. Alin doon? Nasaktan. Hindi sinasabihan. Oo. Diba? Marami kang nasaktan. Marami kang mali. Umamin ako sa mga mali ko. Diba? And just because I'm not posting how I'm changing, it's not happening. As usual, di ba? And then, it all boils down again to what you did wrong before. For example, grabe si Paolo, manloloko. Hindi siya magaling na komedyante. Magkaiba yun. Magaling akong komedyante. Huwag mong idama yung personal kong mali sa trabaho ko. Kasi alam ko, yung trabaho ko, may na-master ko yan. Kasi may mga tao nagpo-question, bakit ba si Paolo may trabaho? Tanong nyo sa mga katrabaho ko, kung nagiging problema ba ako sa trabaho. Kasi ako, I pride myself dyan sa konseptong yan. Madali akong katrabaho. Alam ko yun. At nukmukan ako ng professional. Alam ko yun. Simula pagkabata ako, lumaki ako kay Mr. M na kapag nililate ka, eh magsusorry ka sa harap ng lahat ng tao. So yung professionalism, dinala ko yun hanggang paglaki. Inaral ko lahat ng acting na kailangan kong aralin. At dahil sa mga mali ko sa personal kong buhay, banuna ako bigla. So it's becoming too personal. Napapagod ako doon. Nakakapagod siya. Never ka namang masasana. I mean, kung araw-araw may magbabash sa'yo, hindi ka naman maapektuhan. Pero di ba yung parang, nakakapagod? Nakakapagod kaya mag-block. Di ba? Oh, medyo block. Uh-oh. And I have to be honest, because of Itbulaga, marami namang positive din yung mga natutulungan namin. Marami namang dumarating yan. Binabasa ko yan. Ako siya, naging masipag ako magbasa lately kasi naghahanap ako ng positive. Meron ba? Sa ano, sa 10, dati, nung day 1 ng Itbulaga, sa 10, 11 yung basa. Sa 10, 11 yung basa. Tapos? Ngayon, ano na siya? 6 na maganda, 4 na pangit. So medyo ano yun. Tapos honestly, alam ng mga tao yan kung nanonood kayo. I take time to reply. I take time to say thank you. I take time to say that I appreciate the good comments. And minsan, karoon akong ilang mga nireplyan na gustong manood dati sa Itbulaga ng live. Ginawa ko ng paraan na makapanood sila. It's something for me, para ba sa soul, na may nagawa akong tama sa taong goodwill. Nakasuporta ba?
kaysa pumatol ka sa sumisira sa'yo, kaysa pumatol ka sa mga nagmumura sa'yo. Pero ito lang kasi kaya ako binasa, medyo malala eh. Parang, ang point ko is, alam ko may ginawa ako. Sa'yo ko ba ginawa? Di ba? Sa'yo, hindi naman sa'yo eh. Di ba? Yung pinagkamalian ko nga, nag-move on eh. Move on ka na rin siguro. Maka dapat, di ba? You get my point? It doesn't make me right, di ba? At the end of the day, pwede akong magrason. You will never justify. Wrong is wrong, di ba? Kung bakit nagpunta dun sa mali, di ba? A white lie is still a lie. Ah, correct. Diba? So regardless kung ano, I will never justify the mistake. Regardless kung may rason man, a mistake is a mistake. And that I take full responsibility. Nabwisit ko ba pa or napikon or naaliw ka na nung may mabasa ka o malaman ka na comment na naninigay ka ng premium to, pero hindi ka nasusustain. Ako gusto ko sagutin yun, kaya ayaw mo akong pasagutin. Oo. Kasi, alam ko kasi, una siya lahat. Kaya ako tuloy binabash. Kasi, nangihingi lang po akong go signal sa kanya, pero ayaw niya. Alam mo yung usaping pagdating dyan sa bagay na yan, hindi ko na yan pwedeng sagutin in terms of, kumbaga, usapang lawyers na yan. Natatawa na lang ako dun sa ano, kasi nga, again, wala naman silang alam sa mga effort na gusto kong mangyari, sa effort na gusto kong gawin. Ikalawa, hindi na ako pwede mag-elaborate. Katulad nga nung actually nangyari dun sa interview kay Tito Boy, nung sinabi ko yung mga bagay na yon, it was a mistake kasi nga, nasa lawyer na eh. Mali yung pagkakasabi ko, tas hindi ko naman in-elaborate kaya it was taken, you know, kumbaga blown out of proportion. Pero, yung nagbibigay ng papremyo, hindi ko naman pera yun eh. Pera ng production yun. I mean, di ba? Nakikita nyo bang galing sa bulsa yun? Tawan-tawa ako dun sa konsepto na yun. Tas ang daming naniniwala na, oh, makapagbigay ka ng papremyo. Akin? Akin? Pera ko? Budget ng show yun eh. Alam na. Di ba? Alam mo, pangit yung sasabihin ko. Maano naman ito. Pero pag nakikita mo yun, nagbibigay ng papremyo. Sabi na, bobo? Hindi dyan yung pag ginanong mo, bobo? I mean, di ba? Wala po ako pinatatamaan na. Pero I hope you get the point. It bulaga budget siya, hindi siya akin. So anong point nyo? Pero yun nga, ang importante kasi ngayon is yung ano eh, yung content eh. It's sad. Ang importante na lang talaga ngayon is yung views, ang importante. Yung ano ba tawag doon? Engagement. Engagement. Di ba? Yeah. Pero fact-wise, wala. Naniniwala ako na for me, things will get fixed sa tamang course ng panahon. I hope dumating yung araw na yung mga nangbabash, ano na ma-realize sila na, ah, tama kami sa pambabasa kanya, pero may ginagawa naman pala. Mabaga lang. Pero hindi dahil kailangan kong i-please sila. Ang mga kailangan kong i-please on a personal level, yan yung kailangan kong i-please para sa akin. Dati na tatandaan ko pa, Pao, nung kasama pa mga anak mo, grabe kang hands-on. Nung nag-iwalay na kayo, umiiyak ka rin, umiiyak din to sa akin. Tapos, nung nagkaroon ka ng bagong anak, grabe rin yung hands-on. Tapos, nawala na naman. Yung umalis, namimiss mo ba? Oo naman. Plastic ko naman. Araw-araw? Yes, definitely. Nasa ano yan? Nasa album, sa phone. Every day, tinitingnan ko yan. Lahat, lahat sila. Minsan, kailangan mong mang-stock para makita mo para lang. Makita yung mga iba, di ba? Kailangan mo yun. Pero I would like to think na nung panahong okay, katulad ng sinabi mo, hands-on ako. It's just really sad na naging collateral damage sila sa mga kamalian ko. Ako na. Ako sa inaako. You know, as you grow older, bata kami no. I mean, ako, and then, katulad, sabi ng mga tao, kamali ka ng isa, dapat di na umulit yung karang. Maraming paulit-ulit nagkakamali. Hindi ibig sabihin nun, ayaw mo magbago, di ba? Dahil akala mo kasi tama na yung susunod. Oo, walang perfectong tao. Pero during those times, I know I was somehow doing a good job. And then, again, as you mature, you realize how big your mistake was. And then, because of pride, because of stubbornness, on my part, ah, somehow, lalong lumayo yung mga bagay-bagay. And then, you realize that somehow it's too late. Ang haba na nung gap nung pagkakamali mo. Hindi mo na maibabalik. Kung meron ako mga regret, yan yun, yung oras. Na nawala. Oo. Kasi yun, hindi mo maibabalik. Kahit anong ayos mo ngayon, sabihin na natin maayos, one day lahat, yun yung never mo maibabalik, yung oras na nawala. And that, for me, buong buhay ko yung pagsisisihan. Anong fear mo bilang tatay? Na i-hate ako ng kids. But more than anything, ang isang main fear ko is that I will never get the opportunity to actually talk to them. Yun lang naman. Katulad lang yung sinasabi, I will never, ever enter their lives para manggulo. Ever. I know what I've lost. I know the time. Alam ko yun. Pero just to have a decent conversation, that's all I'm asking. Yun lang yung parang kumbaga wish ko. So ang fear ko, maski yun, hindi ko magawa.
Tanong ka nga ng tanong na paano ko nasasumasagot tuloy ako. Dapat nga, hindi ko sinasagot to Ikaw, inaaliw mo ako. Ako naman, sagot ako ng sagot. Pero ang point ko is, hindi sila parte ng show business. They deserve a quiet life. And the main reason why I'm not talking about everything is because I want them to have a quiet life. But at the end of the day, they're also part of me. Diba? Regardless if I'm a good part or a bad part, part pa rin. I will never explain myself. Wala ka namang i-explain. I'm sure nakikita naman mga bata na yan. Diba, sa mga social media, alam naman nila lahat ng pangyayari. Pero just to hear a good talk, gusto ko mangyari kahit isa lang. Ayun. Pangarap. Oh, pangarap. Babaw na nga, di ba? Pero mahirap yun. I mean, it's not easy kasi you can always say, I don't deserve it. People can always say, bakit di mo naman deserve? Yes, pero lagi ko yung pinagdadasal na lahat naman tayo may mga bagay na hindi deserve pero nakukuha natin. Kaya nga, ang tawag dyan, grace. Eh, di ba? Grace of God. You get something you don't deserve. So I'm hoping that I will be blessed with something I don't deserve. And then we go from there. Diba? Whatever happens, we move on from there, that point. How would you describe yourself as a founder? Katulad ng sinabi mo, up to the point na okay ako, up to the point na andun ako, I could say I was pretty good. Yeah, very hands-on. Feeling ko naman, tanggalin mo yung mga mali ko, up to that point, kahit naman siguro sila, masasabi nila na, maayos naman siya. During that time, fun to be with, di ba? Most of the time, kasama ko yung mga bata dati sa trabaho, sinasama ko yan. Oh, correct. Si Summer, ganun din. Di ba, lagi yan nasa taping ko. Pag sa bubble gum taping ko nga, natandaan ko, tulog siya. Eh, naka-costume ako ng Iron Man. Habang nag-e-eksena ako, nagising, umiyak. Siyempre, cut yun. Automatic cut yun. Kahit naka-Iron Man, kukubad ako. Mga 1 o'clock ng umaga yun. Pero meron siyang crib. Oh, dala ko yung crib niya. Eh, di cut. Hanggang sa tumiila muna. I mean, yung mga bagay yun, yun nga. Yun yung mga totoo sa totoo lang, namimiss ko yun. Reaching out. I try. Ganun lang. Hindi ako ganun lang. I mean, as I've said, kaya nga lang, hindi sila ako magsabi. Hindi sila part ng ano, hindi sila part ng industriya. So, let's keep it that way. Let's keep their private lives private. Siyempre, iba nagkakaedad na. Hindi mo na yan makokontrol. People will watch. Sometimes people will see them. Diba? I mean, ayokong kailangan pa nilang harapin yung mga ganun bagay. Kasi sure naman ako, may mga bagay na silang hinaharap because of me na hindi nila deserve. And for that, I hate myself for that. Na tuwing may masamang nangyayari sa akin, lahat sila madadamay. So yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko na malaking mali ko. So wala ka bang planong dagdagan ng anak? At the end of the day, natutunan ko na kailangan ko ayusin lahat. Regardless kung happy ending o sad, but it has to, para basta maayos, kailangan ko maayos lahat. It will be very unfair kung sabihin ko gusto ko magkaroon ng anak pa. Unfair yun sa bata na kailangan marami siyang akong bagay na hindi ayos. Unfair yun doon sa baby. Unfair yun sa ibang mga bata na eto na naman siya, di ba? Siguro bago ako ma-jump into that, everything has to be fixed. Everything. Literally. Sa mga bata, sa akin, as a person, I wanna make sure I'm stable enough to actually have another, di ba? Amo, sa totoo lang, malaking bagay sa akin ng ibulaga. Naging maayos yung trabaho ko. Para saan yung pagsisipag mo? Sa lahat ng kailangan. Nandun lang ang sabihin ko. pero hindi, paano yun? Alam mo yun, it will not fix lost time, but it will fix a lot of things. Personally, now I'm trying to, you know, rebuild and I'm very thankful sa tape. Kasi ako sa nakakuha. Pinagkatiwalaan nila akong magpatuloy nung show. Oo, alam ko, mahirap yun. Kasi ang isa nga dun sa pumasok sa amin, sa utak namin, panibagong bashing to. Hindi ka pa nga nakakahinga dito. Papasok ka na naman sa bago. Sure ka ba? O pinanday ka na ng panahon. Oo, di ba? Pero parang, kasi ang sa akin, una sa lahat, work yan. Ikalawa, humingi na ng tulong sa iyo itong tape para maipagpatuloy yung show. Ngayon, kung hindi nila matuloy yung show, yung staff, yung crew, ihinto. So, maraming mawawalan ng trabaho. Maraming mawawalan ng trabaho. Kung baga sabihin na natin, they were down and I'm down, there's nowhere to go but up na magkasama. Somehow, di ba? Anong gusto mong ipaalala dun sa mga bashers or mga critics na hinuhusgan agad yung show niya? Fake bulaga kayo.
Alam mo, nabash ako last week nung July 1. Kasi sabi lang, kapal na mukha mo, sinabi mo 44 years na kami. Nireview ko yon. Nireview ko yung statement ko. Wala akong sinabing kami. Wala po akong sinabing kami. Sinabi ko na 44 years na ang Itbulaga, which is true. Because Itbulaga as an institution, as a show, 44 years na. Hmm. Kaming mga rookie hosts, ay isang buwan. But it doesn't mean na hindi namin dapat i-celebrate yung institution na 44 years na nagbibigay ng tulong. If they think helping people, giving hope every day na nagbibigay kami ng papremyo, you call it fake, then so be it. But I don't think there's anything fake about what we do. Araw-araw, tutulong kami. Araw-araw, sinusubukan namin magpasaya. Araw-araw, may nananalo. Araw-araw, may pinupuntahan si Yorme. Walang peke dun. Tinitira yung hosting, syempre. Sabihin na natin, 44 years na yung show, pero ang mga bagong sumabak dito yung mga bagong hosts na hindi ganun sanay sa hosting, na sana mapagbigyan nila kami. Because ang panlaban lang naman namin dun is yung sincerity of helping. Minsan, palpak, diba? Yung boses, sigaw, minsan, sabay-sabay. May mga kapalpakan ka on air, pero mga bubus yun eh. Kumbaga, birthing pains ba? Hindi naman namin yung perfect agad. Sabi nga ni Bossing, baka after 44 years, gumaling na rin kami. Eh, hopefully, mabigyan kami ng ganung pagkakataon. na umabot ng 44 years. Baka naman by that time, magaling na talaga ako. Diba? Eh, kasi ako, like yan, yung sinabi ni Bossing, sangayon ako doon. Kasi tama naman siya eh. Nung time na sinabi niyo, parang nasa 2 weeks pa lang kami. Talagang, sabihin na natin, banu talaga. marami talaga sa aming may mali, maraming palpak. Talaga, totoo yun. But you were trying. We were really trying kung ano yung kaya namin. And everyone was talagang working hand in hand. Masasabi ko na grabe yung suportahan. Mahirap. Pinaghirapan naman namin yun. Para sa akin, masakit yun. Yung fake. Fake Bulaga. Oo. Kasi, anong fake dun sa ginagawa namin? Naiintindihan ko na may issue sa title. Yes, naiintindihan ko. But it's not for us to decide. Pero kung ano yung ginagawa namin, walang peke about it. Walang peke sa pagmamahal namin dun sa show. Every day, pumapasok kami. Regardless kung may segue, yung mga bata, si Mavi, si Cassie, minsan may shoot. Pupunta muna sa amin yun para mag-ano. Kasi mahal nila yung work. Ako minsan may bubble gang ako sa umaga. By lunch, nasa Itbulaga ako. Babalik ako sa bubble gang sa hapon. Walang fake dun. Si Yorme, minsan kausap ko pa ng alas 2 ng umaga, nasa meeting pa. Darating ng alas 8 ng umaga dun. Ang fake dun. Naiintindihan ko kasi fans sila ng original. Pero regardless if original, it doesn't make us fake. It makes us new, it makes us rookies, but it doesn't make us fake. Kasi yung effort na binibigay namin, walang peke doon. Yung honesty and sincerity sa pagtulong, walang peke doon. Ngayon, kung tingin nila fake yun, so be it. Then call us fake as long as nakakatulong kami dire-diretso. Anong reminder mo sa sarili mo, Pao? Lagi ko sinasabi sa sarili ko, I want this to work. Itong ginagawa namin ngayon. Kasi sa totoo lang, pangarap ko ito eh. Pangarap ko maging host. Pangarap kong maging TBJ. And then I got this opportunity. Pero sabi nga nila, hindi ka bibigyan ni God ng parang kumbaga silver platter ba naman. Siyempre, you have to earn it. Diba? You have to earn it. And every day yan. And I'm glad that I'm doing this with this team. Because itong team na to, yun din ang gusto. Not just with the actors, with my co-host, the staff, with the crew, with our bosses. Ito na yung pangarap mo eh. Andito na yan. There's nothing I will not do to make Itbulaga work. Na-tension ka ba nung nilaunch yung Showtime sa GTV at nilaunch din yung TVJ EAP sa... Ang plastic ko naman ako kayo, sa Big kayo, no? Yung show niyo. Plastic ko naman ako sa Big Wind. Siyempre, yung yagbulls ko rin dito. Talaga? Siyempre. Pero hindi ko pinakita yun sa lahat. Kasi nung araw na yon nag-usap kami ni Yorme. Kasi nakikita mo lahat eh. Ano sila eh? Anxious. Tarantal. Oo. So, right before the show, kinausap namin yung lahat. Pinasok namin sila sa isang kwarto. Oh. Nagdasal kami na ang dasal lagi si Bubu yan. Eh. Tapos kinausap namin sila ni Yorme na let's not treat this as the launch of Showtime and TVJ. Let's treat this as a celebration because it's our monthsary. Yun lang yung isipin nyo. Para sa mga bata. Pero ako tsaka si Yorme. Sure ako, yun lang nasa usap namin yung launch ng ano. Hindi nyo kayang mga at saka alam mo, eh. Wala, hindi mo na nga lalabanan. Kumbaga nag-concentrate na lang kami on that day. Kaya nga nung opening, si Yorme nagbigay pugay sa TVJ. Ako win-welcome ko naman. Kasi yun naman yun. Sabi nga ni Yorme, diba, parang ang noon time ngayon parang buffet. Pero nakiusap ako sa ending na kahit buffet, sana kami piliin yung kainin. Diba? Meron kang gusto ipaintindi sa mga bashers? Wala eh. Kahit naman sabihin ko, wala rin. I mean,
You know what? When it comes to sa personal na buhay, alam nyo, lahat tayo nagkakamali. It doesn't mean gusto mong magkamali. Choice mo yan. Sometimes we make the wrong choice. And it doesn't make you evil, it makes you human. Now, para sa mga nagsasabing, twice mo ginawa? Meron, 10. May mga tao, 10. Hindi mo mapaperfect ang buhay. Minsan kasi, may mga nangyayaring, again, hindi mo inaasahan. Now, facing it, hindi ako proud. Ang problema sa tao, pag sinasabi ko to na, oh, nagkamali ako. Oh, kita mo, proud na proud pa sa pagkakamali. Hindi ako proud. Yung hiya ako sa pagkakamali ko. Pero the fact na inamin ko, it doesn't make me proud. It makes me human. Inaamin ko yung mali ko. And now I'm doing my best to fix it. Now, kailangan ba alam nyo habang inaayos ko? Hindi. Kasi yun na nga yung sumira sa akin eh. Na alam nyo lahat ang mali ko eh. Di ba? Pati ba naman yung pag-aayos ko, kailangan kasama pa kayo? Hindi. Di ba? You leave those things sa akin. Kasi at the end of the day, hindi lang naman ako yung inaayos ko. Maraming kinasasangkot ang mga tao na hindi dapat madamay. Diba? Anong message ni Paolo sa sarili niya? Just keep going. I know in my heart that I'm not a bad person. The difference tayo sa may mga taong masasama na gumagawa ng kabutihan. May mga taong mabuti na gumagawa ng kasamaan paminsan-minsan. I would like to think andun ako sa mabuti na paminsan-minsan nakagawa ng masama. Kasi tuwing gumagawa naman ako ng kabuti, wala akong hinihingi kapalit eh. Normally, ganun yung masamang tao eh. Never ako. Kilala mo ako. Sa dami na nang natulungan ko. Sa dami na nang nagawa akong ano. Never ako humingi ng kapalit. Everything will fall into place. Hindi ko pwedeng ipilit. May mga times na mayroon ako mga pinipilit-pilit. Alam ko, mali, atras. And then eventually, things will fall into place. Kailangan lang magtiwala ka sa Diyos na may plano siya. Itong lahat ng to, it will pass. Pero yun, yung bilog ang, ano, di ba? Parang gulong. Ngayon, nasa ilalim ako. Naintindihan ko yun. Pero para sa taong nasa ilalim na maayos yung trabaho, hindi ako pwede magreklamo. Masasabi kong nasa itaas ako pag lahat naayos ko na yun. And it will come. And every day I say, I just have to be patient. I just have to wait it out. Not naman puro wait. Of course, you have to make your moves. Diba? Mm-hmm. Pero hindi yan pwedeng madaliin. Hindi yan pwedeng ipit. Nagiging chapsuy. Nagiging bugok. Nagihilaw. Eventually, it will come. And when that day comes, eventually, you will know. Without me defending myself anymore to the people. At least hindi ka napapagod. Bawal. Mas maraming pagod sa akin. Ako yun ang lagi ko iniisip. Basing lang problema ko sa mga ibang bagay-bagay, of course, sa pamilya. Oo, pero mas maraming pagod kaysa sa akin. Gets mo? Ako ayoko nagko-compare. Pero minsan, sa mga katulad natin na napapagod, kailangan mong tumingin sa mas pagod. Kailangan mong tumingin sa mas kawawa. Minsan pupunta ka sa sasakyan. Iyak ka kasi pagod na pagod ka. So makikita ka squatter sa kanan. Mas pagod yan. So anong iniiyak-iyak mo? Kasi pagod ka? Saan? Sa trabaho, na ano, na naka-aircon, na pagkain. Yan ang pagod. I hate comparing, but sometimes it's a reality check na blessed ka pa rin. Minsan, ganun din. Pag wala kang trabaho, wala akong ginagawa. Pag ano, ganun pa rin. Meron at merong mas naghihirap kesa sa'yo. Pero nagre-reklamo ba sila? Or sumusuko ba sila? Who are you to give up?